sa mga banal na mga pangyarihan. Nakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay magkakasama upang Ikaw o Diyos ay purihin at dakilain at sambahin. Sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy namin inihingi ang panubay ng iyong Santong Espiritu. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming paglapit, sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, O Lord, ay humihingi kami ng tawad. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Sabagkat tunay, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming kalagitnaan, O Diyos. O Lord, Ikaw ang siyang magpala. Pagpalain mo po ang bawat isang narito. Pagpalain mo po ang mensahe na aming pong pag-aralan, O Lord God, at Ikaw ang siyang aming makita at mahayag sa aming kalagitnaan. Lord, hiniling po namin ang iyong bendisyon sapagkat sa iyo lamang ang lahat ng aming kalakasan at aming mga tiwala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Mari na po tayo makaupo, mga kapatid. Muna, muli, papasalamat ako sa Panginoon at naging bahagi ako sa outreach dito sa Sanghandaan. Hindi ko pa nga alam kung anong barangay ito, mga kapatid. Pero ang kapurihan ay sa Diyos. Yan po. Actually, matagal na po akong hindi nag-preach. Mga kapatid, siguro 2 years na nakaraan dahil ayaw ko na sanang mangaral pa. Dahil hindi siguro kalooban ng Diyos. Pero napapansin ko, nilalagay pa rin ako ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. At saka, hindi naman tayo makakatanggi, mga kapatid. Yan ay biyaya ng Panginoon. Kasi bawat tuma tayo sa pulpit na ang dala ay tunay na salita ng Diyos, laging mayroong pinaparating ng Diyos. Mayroon siyang laging ipinapaabot upang makita natin at matunghayan kung gaano kahalaga ang kanyang salita. Kaya, yun po, mga kapatid. Actually, sabi nga ng prophet na si kahit siya'y matalino, marunong sa Bible, marunong magbasa at matapang mangaral kung wala sa kanya yung patnubay ng Santong Espiritu. Ang lahat ng kanyang sinasabi, yun ay walang kabuluhan. Yun ay patay sa taong nakikinig. Kaya binigyan naman tayo ng pagkakataon sa magitan ng biyaya ng Diyos na sinabi dun sa atlat ng Roma ng paniniwalay ng gagaling sa pakikinig. Kaya nga ako'y nandito na sa mensaheng ito, mensahe sa huling kapanahunan, dahil sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yun po, mga kapatid. Hiniling ko muli na tumaya tayong lahat at ating basahin ang ating teksto sa aklat ng Mateo chapter 15 verse 1 to 9, mga kapatid. Sa Tagalog po, Brother Jason. English po, Brother Jason. Mako 15 verse 1. Verse 1. 1 to 9 po. Okay po. Kahit ano po, Brother Jason. Praise God. Sa book of Matthew chapter 15 verse 1 to 9. Then came to Jesus scribes and Pharisees which were of Jerusalem, saying, "Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread." But he answered and said unto them, "Why do you see also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curse father or mother, let him die the death." 5. But ye say, whosoever shall say to his father or his mother, it is a gift, by whatsoever that may, might this be profited by me. 6. And honor not his father or his mother, he shall be free. 3. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition, ye hypocrites. 12. Did Isaiah's prophecy of you, saying, "This people drove
draw nigh unto me with their mouth, and honored me with their lips, but their heart is far from me. Last, but in the vain they work, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yes. Sa Tagalog, sabi dito, nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi, bakit ang iyong mga alagado ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng matatanda? Sabagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikayin sila ng tinapay. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Verse 4, sabagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Amen. Verse 5, datapat sinasabi ninyo, sinumang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. Verse 6, at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Verse 7, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi. Verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Verse 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yun po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong pag-upo, kapatid. Yun po yung ating pag-aaralan na paksa o teksto na ibinigay sa atin ng Panginoon. Actually, wala po akong mensahe. Ako ay sumasagap lamang sa magitan ng biyaya ng Panginoon na ng kanyang salita na pinadaan kanyang propeta. Kapatid, wala po akong mensahe. Kaya ang ating pag-uusapan, nice pong dalhin ko kayo sa ating nabasang teksto na meron tayong mababasa dyan na the tradition. Yan po, mga kapatid. The tradition, the doctrines and creeds of man. Yan po, mga kapatid. Yan po. Kung mapapansin natin sa ating nabasa sa verse 1, ay sa isang dako naroon ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Diba, mga kapatid? At naroon din yung mga Pariseo at Sadiseo na nagmamasid kung ano yung kanilang ginagawa, kung ano ang ginagawa ng mga alagad ng Panginoong Hesus. At nakita nila na sila'y hindi nagsisihugas pag sila'y nagsisikain ng tinapay. Yun ang sabi dito, mga kapatid. Kaya sila'y lumapit at kanilang sinabi sa Panginoon. Sabi ng mga Pariseo, bakit daw ang mga alagad, yung kanyang mga alagad, ay nagsisilsalangsang sa salit-saling sabi ng mga matatanda? Yung mga tradisyon o nakasanayan nilang gawin. Yan po, mga kapatid. Kaya sumagot ang Panginoong Hesus dito kung makikita natin na kayo rin naman, sabi, di ba? Kayo rin naman ay nagsisilabag. Yan o, nang sabi dito. Sa verse 4, verse 3, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Dito pa lang bagsak na, mga kapatid, yung binibigyan natin ng kahalagan yung mga tradisyon, sa madaling salita, yung mga nakasanayan na ng ating mga ninuno na ipinagpapatuloy nila hanggang ngayon, di ba? Gaya itong darating na February 14, yan, pinag-aandaan nila, pinagagastusan, di ba? Yung po, mga kapatid, lalo-lalo na pag yung December na, Christmas. Yung mga yan, mga kapatid, at marami pang iba, gaya yung ating narinig kanina sa Tale of the Prophet, na sila ay yung kanilang tradisyon pa na magbubuhat ng cross. Pero ang sabi ng Prophet,
Dahil tapos na yon. Wala nang iba pang magbubuhat pa ng cross. Kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga, binuhat niya yon hanggang doon sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Yun po, mga kapatid. Kaya, yun po. Kaya, doon ay sinaway siya. Sinaway sila ng Panginoong Hesus. Yun po, mga kapatid. Sinaway sila dahil sa tradisyon. Yun po, mga kapatid. At magpatuloy tayo. Yan po. Dito, makikita natin na napakahalaga ang paggalang sa ating mga magulang. Nandito po, yung wala pong paggalang sa mga nakakatanda at mga ating mga magulang, ay sabi dito, mamatay. Yan po, na walang pagsala. Yan po ang sabi dito, mga kapatid. Kaya, pahalagahan natin ito. Dahil, magdudulot pala ito sa atin ng kamatayan. Hindi sa literal na kamatayan, kundi sa spiritual na kamatayan. Ibig sabihin, magiging dahilan din ito sa pagkawalay natin o pagkalayo sa relasyon natin sa Panginoon. Yes. Sa magitan na ito na yung wala kang, anong tawag dito, wala kang magandang attitude ba? Yan. Kaya, ipakita natin na mayroon tayong magandang pagkikitungo sa ating mga magulang. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, kung ano-ano na, mas mataas nang magsalita yung anak kaysa sa yung magulang. Yun po. Kung ano daw yung kaya natin gawin at ating ginagawa na nakakatulong sa ating mga magulang, hindi natin ito ipagmamalaki. Yan ang sabi, mga kapatid. At huwag nating sabihin na ito'y magiging hain mo na. Dahil ginagawa mo ito para hain sa Diyos. Yan ang sabi dito, mga kapatid. Diba? Saan niya ba sinabi yun? Yeah, verse 5. Yan po. Na dapat sinasabi ninyo sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pagkinabangan mo sa akin ay haing kuna sa Diyos. Yan. Yan ay pagmamataas, pagpapaimbabaw, mga kapatid. Yan po. Kaya dito sa verse 6, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Yan. Kaya yung kapangyarihan ng word sa tao ay nawawala dahil sa mga tradisyon, mga salit-saling sabi na kanilang laging inuuna kaysa sa salita ng Diyos.